So yun nga, so, mga ka-chat, today is another day. So ngayon ay nandito ako sa aking kwarto. And as you can see, bumalik ako sa dati kong pwesto kapag ako nag-vlog, no? Kasi paiba-iba yung background ko kapag ako mag-vlog. So mapupunta din sa may pwesto, sa may higaan, may pinto. Kaya bumalik na ako dito sa dating pwesto. Talaga napakagulo na talaga dito sa aking kwarto, no? Masikip na masikip. Sisikip ito kapag may lamesa na dito. Then computers, laptops, may mga amps, tapos gitara, then the rest, no? Medyo agad pa ako ngayon, no? Kaya papasensya nyo na. So kung napanonood nyo itong video na ito, na which is yung my top favorite Filipino guitarist, at ina-isa-isa ko yung mga iniidolo ko sa pagkigitara, hindi nyo pa napapanood, panoorin na ninyo, makakaawa nyo na. So please naman, baka panoorin naman ninyo. Pero as promise ko nga dun sa vlog ko na yun, sishare ko naman sa inyo yung mga top favorite foreign guitarist or mga legendary guitarist na natin patagalin pa. At i-share ko na sa inyo kung sino ba yung mga iniidolo kong gitarista na nasa ibang bansa. Kaya let's go! So, unahin muna natin dito sa gitarista na ito, ay ito yung matatagpuan sa bandang Rage Against the Machine, na which is si Tom Morello. No? Ang nagustuhan ko talaga kay Tom Morello ay sa mga effects or mga patunog niya, lalo na yung sa Killing in the Name of, no, yung sa Whammy, yung gamit niya sa pag-solo, na yung wii-wii-wii-wii. Napakaganda, ang sarap pakinggan. So, yun yung gustong-gusto kong pedal, kaso napakamahal na. Then yung sa Bulls on Parade, yung sa palad ni Tom Morello, inano niya yung kamay niya doon sa fretboard, no? Nagalopan niya yung toggle switch doon sa gitara niya, parang pang kill switch, no? The rest na kanta na nagustuhan ko at nagawa ko rin sa Battle of the Bells, sa Bully Asnin, which is yung sa cable niya, tapos inano niya sa palad niya, tapos gamit niya yung wah pedal. So napakalupit nung guitar solo na yun. Then next naman, ito yung rhythm or guitarista sa My Chemical Romance. Ito yung favorite ko na baguhan ako sa pagigitara, na which is si Frank Aero. Nagustuhan ko kasi kay Frank Aero yung pagiging hype niya or wala-wala niya sa stage. Sabi ko nung time na yun ay pag ako nagbanda, gagayain ko si Frank Aero. Hanggang sa yun, nagagawa at nagawa ko. Kumbaga Frank Aero at Joe Malinaw, tapos ginaya ko. And ang mas nagustuhan ko rin kay Frank Aero yung sa gitara niya, yung Epiphone Wellshare, no? Napakaganda nun at may kill switch, no? Next naman, ito ay childhood ko na banda ito, at ito ay laging pinapatugtog ng daddy ko or ng lolo ko kasi favorite nila itong kanta na ito. Pakinggan ko nito bata pa ako since 3 years old hanggang ngayon, no? Which is si Don Felder at si Joey Walsh. Ang nagustuhan ko kasi sa kanila yung duo nila or yung guitar solo nila sa Hotel California, napakalupit. Kumbaga major and minor. Kumbaga harmonize yung guitar solo nila doon. Hanggang sa electric to acoustic. Pero yung sa acoustic, napakalupit nung gawa nila na guitar solo. Pero sa kasamang palad ay si Don Felder ay lumisa na ng banda. Next naman, Joey Satriani. Nagustuhan ko sa kanya yung mga shred niya or yung mga guitar solo niya, mga melodic talaga si Joey Satriani. Napakalupit, malinis yung pagtugtog ni Joey Satriani, no, sa mga pag-guitar solos niya. And next naman, gitarista ng Bon Jovi, na which is si Richie Sambora. Ang dami kong mga nagugustuhan ng mga guitar solo ni Richie Sambora, kaya nasisipra ko yung mga guitar solos niya nung Mapa, Living on a Prayer, Give Love a Bad Name, I'll Be There for You, yung Bed on Roses, Always, and the rest sa mga guitar solos ni Richie Sambora nung time na siya ay nasa Bon Jovi. Nawala na siya sa bandang Bon Jovi at 2014. Napakalupit sa akin ni Richie Sambora, lalo na yung ginagamit niya yung may tubo nun sa may inaamin niya sa ano, yung sa Living on a Prayer. Then next naman, si B.B. King. Gustuhan ko sa kanya una yung sa gitara niya. Hindi ko talaga bet dati yung mga semi-hollow na ganun kay B.B. King dahil sa mabigat ang pangitignan. Pero nung time na 2022, may gitara pala si Joe Malinaw na ganun sa signature gitara niya na ES335 na hardcore. Nandun na ako na ano sa mga semi-hollow, no? At gusto ko rin magkaroon ng ganun gitara. Pero sa kay B.B. King, na playability niya sa pag-tugtog, yung mga blues na scale, no, napakaganda. Kaya yun ang gusto kong pag-aralan ng mga blues scale para ma-apply ko sa pagtugtog. Kaya napakalupit sa akin ni B.B. King. Next naman, Kirk Hammett. Si kaya nagustuhan ko sa pagiging shredder niya sa bandang Metallica. Napaka-fascinating niya. Lalo na sa mga guitar solos niya sa Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Sandman, then the rest sa mga guitar solos niya sa Metallica. Lalo na sa gitara niya, napakaganda, ESP. Meron yung si Kong TV kung napanood niyo yung sa vlog niya. Next naman, Jimmy Page. Napakalupit sa akin ni Jimmy Page dahil sa paggamit niya ng Les Paul art yung mga patunog niya. Pero sa mga solos niya, napaka solid, classic na classic yung dating sa akin ni
Jimmy Page. Pero ang pinagbabawal talaga, which is yung Stairway to Heaven, yung intro pa lamang. Dahil sa for other reasons na pinagbabawal patugtugin sa mga guitar store. Then next naman, John Mayer. No? Sarap nung mga patugtog niya or mga intros niya, lalo na sa Slow Dancing in the Burning Room at yung Gravity. Napaka-solid, napaka-sarap pakinggan. Gusto ko sa kanya sa mga gitara niya. Ate, nag-Fender siya, pero nung time na collaboration nila or na-deal, na yung sa PRS, nagawa siya na sa kanyang signature guitar na PRS Silver Sky. Napakaganda nun. Dream guitar ko yun. Pero meron din sa RG nun. Baka naman dyan RG. Sa playability niya, napakalupis. Napakasimple mga pentatonic scale, minor, major. Yun. Isa man Eddie Van Halen. Ano ko lang sa kanya yun sa mga tappings, then mga shredding. Solid sa akin yung tunog ni Eddie Van Halen sa mga banda niyang Van Halen. Gitara niya, no, super strat, napakaganda nun sa akin. Pero yung ano yung Wolfgang na gitara na napakasolid, yung may kill switch, then may whammy, then yung may detune, pan-drop dito sa gitara niya doon sa may whammy. Napakalupit sa akin, Eddie Van Halen. Next naman, legendary na gitarista at talagang favorite ko ito, Eric Clapton. No? Mapatunog ni Eric Clapton, napakasolid, mapa-intro pala ng Wonderful Tonight. Solid na, sarap ng pakinggan. Yung sa acoustic, no, talagang solid. Yung sa Tears in Heaven. Kami nag-idolo kay Eric Clapton, mapa. John Mayer din, no, si Blaster Silonga. Then next naman, ito yung inspiration ko kung bakit ako nag-Les Paul, no? Which is si Slash, no. Gusto ko talaga kay Slash yung pagiging melodic niya. Guitar solos niya sa Sweet Child of Mine, November Rain. At yung sa mga Les Paul niya, yung dream na guitar ko talaga sa totoo lang. Slash, one of my favorite or guitar heroes ko. Next naman is si Steve Vai. Dahil lang kung bakit gusto ko magkaroon ng mga Floyd Rose or mga super strat na gitara dahil kay Steve Vai. The ability niya sa pag-gitara yung sa For the Love of God and Tender Surrender. Mas red talaga sa akin si ano, Steve Vai. Kaya kung bakit gusto kong ganyan. Pero napakabilis di ko ma-apply kasi more on sa rhythm lang talaga ako. Then medyo melodic din. At ginagaya yun ni Kuya Marvin. Kaya meron siyang gitara, ano, yung Steve Vai na copy na nandito sa akin. Then meron siyang Steve Vai na yung flow, na yung meron siyang mga toggle switch na for sustaining. Next naman ay si John Frusciante ng Red Hot Chili Peppers. Solid sa akin, magitara sa akin ni John Frusciante. Napakalupit at napaka sarap pakinggan ng mga guitar solos lagi. Gusto ko sa mga kanta nila sa Red Hot Chili Peppers yung ready-made yung mga guitar solos niya, yung gamit kay Les Paul. Under the Bridge yung intro pa lamang. Can't Stop. Favorite ko talaga yan, no. Hanggang ngayon, no. Kaya gusto ko talaga mag-strat ngayon. Ka-LGY baka naman. And yung top 1 ko na gitarista, hanggang kilalang-kilala talaga sa industriya ng pagigitara, which is si Jimi Hendrix. Jimi Hendrix talaga ay kilalang-kilalang gitarista, no. Mga genre niya, napakalupit. No, left-handed siya, no. Kasi yung gitara niya ay left-handed. Right-handed niya yung ginamit niya for, ano, kumbaga binaligtad lang. Mga licks niya, sa mga solos niya. So, super lupit. Napapanood ko sa YouTube. Legendary ang dating. Top 1 siya sa buong mundo na gitarista, no. Kaya ang daming umiidolo sa kanya. So, yun lang man mga kachi, yung mga iniidolo kong gitarista, foreign guitarist or legendary guitarist. Hindi ko man nasabi yung iba, pero lahat sila magagaling na gitarista, no? Comment kayo dito na mga kachi, kung sino ba yung mga legendary or mga foreign guitarist na iniidolo ninyo, no, mga kachi. Then, kung may karagdagan kayo, just comment lang kayo dito sa video nito. So, dito ko natapusin itong vlog ko na ito. Kung nagustuhan niyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa YouTube channel ko, Kingcha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga kachar. Kaya chachal, peace, ingat palagi, keep safe, and God bless sa inyo lahat.